live here in LA, here on Vido and Radio LA, here on Home Not Alone. Let's all welcome Kenneth Laurente. Hey! Come on. On na ba ako? Brother, kamusta ka? Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Good evening to everyone. Yeah, nako yung mga nako first of all, you know, greet your fans, your supporters, I think your mom is watching, tama ba? I think so. Andiyan sa kabilang kwarto nanonood. Ma, kamusta kayo diyan, ma? Ayun. Anong tawag sa mga do you have a name for them? Ayan, no? Mga supporters, mga wala kang tawag. Ano yan? Mga beshi ko yan, mga yan. Beshi. The Kenneth's beshi. Ano, hindi. Pwede kong sabihin na Kenny's Angels. Oh, di ba? Wow! Kenny's Angels. Okay. Patiin natin mga taga-Pilipinas because I know it's like early. Hindi naman early. You know, it's 10 o'clock in the Philippines. Sige, may mga, siyempre, mga kamag-anak doon muna sa Pilipinas, mga naiwan doon. If you have somebody to greet sa Philippines. Pilipinas, yung mga kamag-anak po dyan sa Cavite. Cavite. Hello, yan, Cavite. Das Marinas, Cavite. Mga Laurente. Laurente. Taga-DC ka pala. Taga-DC. Das Marinas, Cavite. Das Marinas, yes. DC represent, my brother. Yeah. Alright, so, kasi may taga-Japan din. Sabi niya, Papa Gio, sino ang guest mo ngayon? I think, let's, for the sake of to those who don't know you yet, ano, walk us through, Kenneth, ano, kailan ka nagsimula kumanta, and then anong mga pinaggagawa mo sa buhay mo at bakit ganun kakagwapo sa kanila? Simula sa kung kailan ako unang kumanta? Ay nako, ano yun? Kaya bang isang oras dito? Ay, kakayanin. Well, I started singing when I was 3. Tapos parang ako lang ata yung kumakanta sa buong family. Sa buong family? Oo. Tapos alam mo yung tipong binibit-bit ka ng lola mo, binibit-bit ka ng tita mo, tapos, may singing competition dito sa may barrio, tara, pakantayin natin to, baka manalo. Tapos, nung high school, nasali ako sa choir. Okay. Tapos pagka-graduate ko nung high school, naging assistant conductor ako ng choir na yon. Mm-hmm. And then college, ayun, sobrang choir fanatic ako. So nung college ako, I was in a university choir where nagkaroon ako ng partial scholarship because I was singing with the university choir. And then I have at least 3 or 4 church choir. Pero yung pinaka-memorable na choir is the Don Bosco Choral where I tour with them twice international. So 2008 sa Canada where nag-tour kami for 2 months and then 2010 sa Singapore naman. Anong-ano mo doon? So you're in a choir, tenor, bass, alto, anong-ano mo? Tenor. At taas kasi ng boses, yung pinapakinggan ko yung ano niya, tapos yung mga covers mo sa ano mo. Sabi ko, ang taas naman ng boses ni Kenny. Parang nakaupo pa yan, ha? Partida. Upo, ha? Nakapikwatro pa. Joke lang. Nungunguya ako yung pa, ha? Di ba? Alright, so after the choir stint, what happened? Mm-hmm. Graduate ako ng nursing and then inano ako ni mami dito sa US. And then pero hindi ko nagamit yung nursing ko kasi medyo rebelde ako by that time, sabi ko. I cannot see myself as a nurse in the future. So pumasok ako sa army. So 8 years ako sa US Army. Was it hard? Paano ka na pasok sa army? Mahirap. Kasi yung mga matatangkad na mga kasama ko, nahirapan nga ako pang 5'3". Di ba? yung tipong isang lakad lang nila, tatlo yung lalakarin kung ganun. Kasi yung mga bit-bit mo, malalaking mga bag, may rifle ka pa, may headgear ka pa. Uh-huh. Yeah, pero yan, nakayanan naman. But what made you decide na gusto mong pumasok sa army? And, you know? I would say different experience. Mm-hmm. Kasi parang medyo na nung nag-nursing ako, parang na ano bang right word doon? Parang
tulungan mo ako dito, Papa G. Start with letter. Two syllables. Joke lang. Okay, so nag-charade. Ayun, ano tawag dito? Parang na sabi ko, okay, na, nagawa ko na to. Gusto ko na matuto ng ibang alam ko 'yon, yung word na 'yon. Bukas na lang, oh, kasi bukas na lang, oo. Oh, medyo loading din ako ngayon, Papa G. Buffering kaming lahat eh kasi marino, oo, oh, totoo. Okay. So from nursing, so ano, not nursing, ano. So army, so nung nasa loob, is that the right term? Nasa loob ka, kumakanta-kanta din ba doon, or you know what? Actually, pag mayroon may mga dalang gitara diyan. Tapos, kanta-kanta lang. Gusto nila yung mga country songs and stuff, yung mga ganun. Pero yeah, masaya. It's okay. A once in a lifetime experience, lalo na para sa akin. So from army, so ikaw yung the army singer. Yan, parang nung tapos na yung school then, so how long did it took you to the school? Is it took me like at least almost a year. 1 year then. Pero yung span ko in the military is 8 years altogether. Yung contract ko, 8 years. Pero so 8 years natapos yun. Yes. Tapos kailangan akong tapusin kasi baka mamaya hanapin nila ako. Asan na yun? Hindi tinapos yung contract. Oh, okay. So 8 years. So kinalimutan mo muna yung not kinalimutan, ano, but doon ka muna nag-focus sa Actually hindi totally kinalimutan kasi nung nasa reserve na ako, sumali ako dito sa LA ng isang all-male Filipino a cappella group, which is the Harana Men's Chorus. Tapos yun, kahit pa paano, while in the reserve, nakakapag-perform pa din. Perform. Yes. Oh, okay. So pwede naman, pinapayagan ka na gano'n to do other things. Okay. Okay din pala. Ano. So, paano yung ano mo, naka-army ka din pag gano'n, hindi na gano'n? Hindi naman. May 21 gun salute muna pag akit sa stage. Naman, pinapayagan ka na gano'n to do other our partner here in LA, Walter C. Luna, we're watching here in Redondo Beach. Wow. Yeah, no. Totoo naman daw. All right, so after that 8 long years, anong nag eto malalim na Tagalog. Anong nag-udyok sa iyo na sabi, "Oh sige, let's concentrate and focus on singing." Nung pagkalabas ko, sabi ko, ano nang gagawin ko? Paisip eh. Tapos yung contract ko eh. So, what am I gonna do with my life? And it bumalik ulit dun sa, alam mo yun, my first love, which is singing. But then, I was like, kailangan ipush to. So, I would, with singing, maggagawa na rin ako, magkocompose na rin ako. Okay. But was it ano, syempre maraming challenge kasi sana ako magsisimula nung step 1, anong you know, kasi hindi naman right and then may mga gamit ka na diyan, may mga ano ka. So naman, yeah. What was the you know, the very challenging part na kasi minsan trial and error ay pangit. Sobra, yeah. Right. Pinaka-challenging lang para sa akin kasi yung magsulat. Okay. As in lyrical kasi as a musician, I would say I'm a melodic. So, melodic musician. So, inuuna ko muna yung nasa isip ko na kung anong notes and mga when it comes to music. Doon ako nahihirapan sa pagsulat. So, unahin ko muna yung tugtog. Pagkatugtog ko, okay, ano nang ilalagay ko na sulat dito. So, doon medyo na ako nahihirapan. Pero I'm so blessed na meron akong mga best friend na musician as well. So, shout out to Nathan. Alam ko nanonood ka dyan. At si Jeff. What's up, Nathan? Ewan ko kung nanonood na sila. Oh, may tanong, oh, si Pat, first love mo yung singing or you're singing, ayun, or you're singing for your first love? Wow! Mga pang ano to na tanong, ah. Teka, loading ako. First love mo do your singing or you're singing... Or you're singing for your first love? O, ganun. Love ko ang singing, yeah. Love ko singing. Of course. Oo.
Ayan. Uy, naku, ha, ang kaibigan. Si Gart Garcia, kalain mo yan. Sabi niya, Kenneth is a very... Ay, ay, unsa man. Lami man kayong music ni Kenneth. Oh, very supportive supportive fellow musician. Nakita ko sa ano sa music video ni Garth sa Radio Pizza. Di ba? Ako yung nagpiano dun sa music video. Ikaw nagpiano, di ba? Sabi ko. Galing nito. Ling Ling. Hi, Kenneth. Are you single? Next question, please. sa panel. Call a friend, 50-50. Call a friend. Call a friend. Okay, ayan. Hoy, Ling-Ling, ha? Hoy, ano ba naman ang mga tanong na yan? Dapat hindi mga ano, what's your, dapat mga iba lang, what's your bank account number? Ganun. Ganun mga dapat. Tanong kasi, teka lang, Papa Gio, ha? Sinong, ano, well, lahat naman tayo ng mga, kayo pala, hindi naman kami mga singer, singer-singeran lang. But as a musician, di ba meron kayong, ano tawag, anong term nila, peg, or you know, somebody you look up to, na you know na nag part ng inyong ng yung inspiration or part ng inyong career. So sino kaya yon? Who would you I would say as ano as a singer yung ang I really look up to ano Gary Valenciano. Ay Ogie Alcacid. Yeah. Yes, yung Martin Rivera of course. Yeah. More on, kasi laking Pilipina, so yung mga favorite musicians ko is Filipino. And, di ba? And then, when it comes to composing, syempre, number one si Mr. C. And I'm blessed na I worked with him before. Oh, kailan ito? Nung part ako ng Harana Men's Chorus, nung nag-concert sila dito sa LA, kami yung naging parang local artist na nag-participate sa concert. Oh, yeah. Shout out to bigatin pala yung mga kaya pala yung song niyan saka the way Kenneth sings, so parang combination of Gary, of Ogie and Martin, di ba? Oh, iba yung influence. Yeah, kulang na lang mag kulang na lang mag ganun ka bro, no? Parang kasi alam niyo kasi yung yan si Brian ko O hindi natuloy yung aming ni Sir Gary. Guess namin sana si Sir Gary last July. Hindi lang. Oy, idadagdag ko pa pala. Syempre si ano as an R&B singer, JR. Yeah, shout out to JR, no. Let's talk about the song. So this, kasi kanina sabi ko pa, actually 2 weeks ago ko pa ito pinapakinggan noon. May ano eh, may it's a I could say it's a contemporary Christian na tunog, ano? But mas maganda kasi parang pop sounding. Mm-hmm. All right, so the title of the song is Why, and the question is why. As you can hear in the background, is it your personal choice to do an inspirational pop contemporary Christian, like a Christian sounding song? Not really. Kasi this song, it was originally written by my best friend, si Nathan. Mm-hmm. So when he pitched it to me, talagang umiyak ako nung narinig ko. Tapos me and Nathan worked we collaborated on the arrangement of the song. Kasi nung binigay niya sa akin, ano lang yun eh, parang gitara lang and sing. So, inayos namin yung areglo. Tapos, yung isang best friend din namin, si Jape, siya yung nag-mix and master nung kanta. So, ayun. Pero yung meaning of the song, kasi, you know, yung what happened to the world last year, like, pandemic. Mm-hmm. We lost family, we lost relatives, we lost loved ones, we lost friends. But at the end of the day, we're still gonna believe in him. Tama. And he is in control. Yes. Kahit anong gagawin, right? Oh, okay. So it's like a song for, you know, na kung if you feel down, if you need someone, or yeah, si Kenneth nga, pakinggan lang ang song niya and then you will be
somehow, you know, makakatulong para maka move on and get over and, you know, just move on with life. Okay? Teka, medyo naging seryoso tayo bigla. Sa pagbabalik po ng ating programang Malala Na Kaya, abang... Nagulat nga ako kanina, ipapatugtog ko to, tapos may nabasa akong naghahagisan na puno dito ng panty. Sabi ko, ay, okay. Tapos ang ating background, eto. Ayan. Pero, usually, anong, ano mo, parang comfortable genre, you know, to sing? Is it pop? Is it medyo, kasi sabi mo, melodic na, ano, so. I would say, pop R&B. Pero, kasi medyo, as na lumaki ako sa choir, broad yung ano ko eh, yung being a musician. So I can sing Broadway, I can sing classical, pero I'm more comfortable on pop and R&B. R&B, ito yung ano, no? Rap na Bisaya, no? Yung R&B na unsa, kadung, kadung, kadung. Kadung. Mali pala sinabi sa akin. Sabi ko, brother, ano yung R&B? Sabi niya, ay, naun, lamin kayo, rap na Bisaya. Uy. Hindi pala, R&B, rhythm and blues pala. Yun ang sabi ko. So, I know after this song, you have, ano tawag doon? Another song na kung saan yung talagang, yun ang gusto mong, you know, people would, pag narinig yun, oh, si Kenneth yun eh, because you have that signature sound. Yours. Loading ako, Papa G. Dito sila kaka-move on sa R&B po. So, ibalik po natin sa R&B. kasi after this song, why? Kailan nga to? Was it just this year? Or Yung why? July 30th. I released it July 30th. Ano bang? September 8th. So, okay. A month and a half. Isa sa mga napansin din namin, you have ang lakas ng ang taas ng boses mo eh. So ganun na ka ba na talaga when was you, 3 years old? Or kasi usually ganun, 'di ba? Kunya, classic example, Darren Espanto, si Darren. Grabe ang boses, tapos nung ano, syempre nagbinata, nagiba na. But how do you maintain that, or ganun na ba talaga? Ganun na talaga siya eh. So yung mga kinakanta ko nung bata ko, yung mga pambabae. Pero ngayon hindi ko na kaya, pero ganun na talaga kataas yung boses ko. And I think proper ano din, maintenance din, like vocalizations and stuff, para ano mo, lagi kang warm up. So pinapag gym mo din yung lalamunan mo. Kailangan, parang, di ba, araw-araw mag-gym ka. So, pag ginagamit na yung muscle mo, kailangan, muscle din ng ano natin muscle. Throat, yeah. Okay. So, kailangan mo rin yung warm-up, i-exercise. Ang dami nagtatanong, ano daw yung tattoo mo sa, you know, kasi gano'n naman ng mga artist, may mga ibig sabihin ng mga ano mga tattoo eh. Ayan o. Matutubara na ba tayo dito? Ano ba? Wala pang happy hour. Mamaya pa alas. Mamaya pa. Kasi, balik tayo doon. Kasi usually, pag sinasabi nila, oy, pag singer ka, bawal kang kumain ng ice cream, yung mga ganon. Oy, bawal ka ganito. Dapat warm water, dapat tubig, ulan, ang iniinom mo, yung mga ganon. I would say, pwede naman lahat in moderation. Okay. Hindi yung lalamon ka ng isang bandihadong ice cream na patay yung boses mo, no, di ba? Di ba? Okay. So, depende din, ano, in moderation. Yeah. Drink moderately, sabi nga nila. Ano yung kinanta mo nung show last year, 2019, di ba? You performed, nag-frontat ka ng isang show, right? Yung kay ano? Stephen Speaks, Carol Banawa, and Shane Eriks. Yes, ayun. Kaya doon ko na sinasabi si Ken. Sabi ko, well, we were at the backstage at saka paikot-ikot kami, so we're doing videos and we're doing live. And sabi ko, sino? Ang taas naman nito. Ano? Sabi ko, sino? Ang boses, ang liit. Sabi ko, ang taas ng boses. Sabi niya, nasaan? Sabi ko, yan, nakaupo ba siya? Hindi. Hindi ba natakpan? Hindi. Pero ganun, 'di ba? So, grabe, but
may mga nagtatanong, may mga nagpapaturo sa yun how you maintain that yung taas na boses, and how do you prepare for that? Practice. Three words. Practice, practice, practice. Ah, okay. Sobra. As in, ay ako pa naman pag-focus ako sa kung anong project ang meron ako. Kailangan talaga tutok na tutok. Nako, itutok mo talaga yan? Ito. Pero was there a time na, ay ito ah, gusto ko lang kasi kami mga host, minsan nakakalimutan din namin sino yung mga pangalan na babanggitin namin. Sino? Minsan mispronounce. Sa isang artist, nakakalimutan din ba nyo ang lyrics when you perform? Yeah. Merong one time na. Blackout, yun. Blackout, yes. Totoo yun. Na kahit nasa harap mo, na, kunyari may, ano ka, may TV ka sa harap mo ng lyrics, nagba-blackout ka pa rin, yeah. So paano 'yun pa? Anong kasi may sinabi sa akin isa kong ganun din, sabi niya, bro, ganitong gagawin mo pag na medyo na wala hat, nakalimutan mo. Sabihin mo, ililipsin mo na lang yung say the words pula-puti, ganun sabi ko, ha? Kasi pag nasa malayo ka daw, parang pula-puti, parang nagsisink ba 'yun? Niloloko mo ako, ha? Pula-puti. Try namin sa joke. Pero pag love song, hindi pwede. Yung mga, kunyari, fast or pop na gano'n. Oo, yan. Pula-puti. Manok na pula. Manok na pula. Being an independent artist, ito ah, so, kasi syempre, ang daming, dito ang daming talented na mga here nila, yun, ang mga Pilipino pumapayag, at tama ba yung Tagalog na? Pumapayag yes. Pa ang career. Tsaka naaamoy ko na yung luto. Naku, parang tinulang manok, bro. Gusto mo? Masarap. Kasi ang dami talagang challenges ano for an independent artist. But siyempre ang minsan ang mentality nila minsan kasi marami akong narinig na sa Pilipinas, I don't know with here no. Basta makatugtog lang kami, okay na. 'Di ba? Yung may ganun mentality sa other way back in the Philippines na in-invite ganun. Siyempre, you know, ito a real talk, singers, musicians, artists like Kenneth, they need also, you know, financial support and money to say, di ba, bumibili kayo ng damit na, you know, that's your business, right? Mm-mm. So, di ba ganun yun? So what, that the reason why sinabi ko yun, kasi ang question ko is, anong lunch mo kanina? Yoshinoya original beef. Oh, my gosh. Ano ba? Ilang ginger, nag-ginger ka ba? Nag-hingi ka ng ginger? Hindi. Ano pula? Hindi na. Masarap yung beef. Pero itry mo yung ano, bro? Yung may shrimp? Tsaka yung... Ay, mana 911 ako doon. Patay tayo. Allergic tayo sa mga shellfish. Yes. You miss like, you know, half of your life. Ayun nga lagi ko naririnig, you miss half of your life kapag hindi ka nakakain ng ano. Oh. Ng seafoods. Ayan. So yun lang po ang tanong ko doon. Ang haba ng tanong. Kasi bigla ko naisip buffering eh. Oh, sobrang buffering talaga today. Ay nako. And then, so kasi na touch mo na kanina about the song na ano yung kasi usually ganun ang tinatanong ko dito, ano yung nauna, manok o itlog? O ano yung nauna, lyrics or the melody or the melody? Ano, 'di ba? But ikaw, you personally, you are tumutugtog ka, you know how to play you know. And I think advantage sa isang artist na marunong siyang magbutingting ng kanyang sound. Yeah. Mastering, mixing, 'di ba? Ganun 'yon. 'Di ba? Kasi unang-una as an independent artist, syempre, malilibre ka na doon sa cost na kasi yes, ipapamaster mo sa iba, right? Oh, totoo. Hindi, for me, blessed din ako kasi yung dalawang best friend ko is a musician as well. So, kaming tatlo, tulungan talaga kami. Tulungan. Oo.
So kunyari, meron silang mga kanta na tingin nila hindi nila di bagay sa boses nila or something. Mm-hmm. Nagpapasahan kami, tapos nagtutulungan din kami sa pag when it comes to music production. Oh, okay. Are we going to expect that they will still be part of the project if you release then another song? Or mayroon na bang nakasalang? On the works, merong few songs, yes. And this is your very first single that... No. Hindi ba? This is the third. Third? Yeah. Oh, okay. Yung first, ano ba? How ba ang title? Kasi ito pa. Hawaii. No, the first one, nirelease ko siya in about a year, last year on my birthday, September. September kasi yung birthday ko. So, the first song is If You Only Knew. Yeah. Kailan ang September tayo? September tayo ngayon eh. Baka birthday mo bukas. Ano ba? In about 2 weeks. Okay. So, your first one, ano yun ulit? If You Only Knew? If You Only Knew. Available po siya sa lahat ng ano, music streaming platforms. Spotify, Apple Music, YouTube. May music video ako sa YouTube. So, subscribe to my YouTube channel. You know, ako personally and believe ako talaga sa, you know, sa isang musician na kasi you're not only as a singer, so kasi may iba yung na parang pilay. I'm sorry for my words, kasi minsan ano eh, ang artist ang mayroon akong ano, pero I don't know how to produce it. So minsan mabagal ang takbo kasi mag-aantay pa ako ng ano, then di ba, pag artist ka na all in one, parang flower, multi-purpose, all purpose. 'Di ba? Kasi ganun, 'di ba? Parang yes. May idea ako, may ano isusulat ko, then 2 days after nasa studio ka na recording sa bahay mo or ano, gawin mo na, after a day, boom, tapos na. Alam mo, ayun, Papa Jerry, lalo na yung mga musicians ngayon na nasa bedroom lang yung studio nila. Yes. Ang daming mga nagsimula sa ganun, like sino pa mga sikat ngayon na yes. Dami. Daming ano eh, daming mga sikat na nag-start lang doon, 'di ba? Garage made, yung ano yan, garage made, yung mga ano lang, oo, totoo. And as a musician, I would say talagang sobrang kailangan yung connections with people. Yes. 'Di ba? Yes. Like kagaya ngayon, nandito ako because of I asked a friend of mine if I can, like, you know, ano lang eh, tulungan lang din. Tulungan. Kaya yeah. Thank you, Papa Gio. Ako nakakaiyak naman. Oh, mga ganyan. Pakiano lang po ang inyong mga check eh, kung meron po kayong pakiano po sa bahay ni ano. Ayan. Nako, may nagano, may nanghihingi ng ano, kahit ano lang daw, kapiraso lang, acapella of this song. Just a line or two. Para daw may, para, kasi wala daw, sabi niya, mataas ba talaga boses niya? Wala namang ebidensya. Hindi naman ano yun. Ay, sino nang sabi nun? May nakikita ako na hindi mo nakikita. just a couple of a line or two of the your song. Of the song? Of the song. Kaya okay. Ba? Kaya na. Kaya ba? Yeah, kaya. Gentlemen, ito. Kenneth. Chorus na lang, ha? Actually, pwede din. Remix gusto mo, pwede din. Remix! Joke lang. Okay. Alright. And now I'm asking you why I cannot speak. You know that I've tried and I feel so weak. I'm trying to find who I was before. I don't need you to answer. I just want to know you more. Yow! Siya talaga? Parang siyang-siyang-siyang ha? Parang dati pag may mga ganyan ng mga pasample naman, tapos pag after sample, ay parang CD lang ang tunog. Hindi na pwedeng yung gamitin yan eh. Parang sa streaming talaga. It's I think ito yung mga song na to, hindi kumaga it's timeless and pwede siya in all season because uplifting it. Nakakalaglag na daw, Kenneth, sabi ni Franz. Kada. Nakakalaglag daw.
yung voice. Always good, always going to love your voice, Kenneth, sabi ni Brian. Ayun. Thank you. Ay, si Brian pala yun. Okay. Hi, Brian. Nako, eto na ang sabi ko kanina, sabi ko, bro, mayroon lang kaming ano, pakiusapan na yung mga, kasi ito yung sa last segment namin. Ito yung mga sumagot na dito, yung iba, yung mga, yung walang sakit sa puso, nagkakaroon ng sakit sa puso. Nakabahan na ako dito, ano ba yan? Mga sumagot dito, parang nawindang at nako, parang na amnesia. Kaya sabi ko, okay lang ba, may consent kami, may NDA kami. Pwede kang sumagot o pwede kang mag-ano. Okay, so let's get to know more about Kenneth. Ano. Ito yung mga usually hindi, kasi usually pag mga friends mo, alam na nila yung mga, ano yung favorite food mo. Di ba alam na yung mga ganun, di ba? So I think you could answer yung mga, sa tingin mo hindi pa nila alam. Kunyari, okay. Kunyari, example na hindi pa nila alam, pag humilik ako, may tono pa rin. Oh, actually. Mataas pa rin ang tone ng aking hilik. Nagwiwise lang ang aking hilik. Sa dulo, kumukulot-kulot. Oh, my God. Parang iba na yung pag... parang iba na yun. Parang nasisigahan na yun. Parang may nangingiliti. Alright, alamin kung paano siya humilig sa Urban Brand. Okay, sige. So, first question. Ako, ito. Let's get to know. No, fill in the blank. Let's get to know more about Kenneth. Si Kenneth ay pwede sa... Siya ay pwede sa... Pagkain. Lahat naman ay pwede sa pagkain. Ano ba yun? Pagkain. Pagkain. Okay. Mm-mm. Pwedeng bang mag-ano ako, kunyari, pagkaing hilaw o luto? Lutong masabaw. Oo. Oh. Masabaw. Pag ikaw ba'y humihigop ng sabaw, may tunog o wala? May tono. Paano ba yun? Paano ang tono na paghihigop ng sabaw? Medyo natama. Mahirap. Okay. So, pagkain. But what's your favorite, ano tawag doon? Stress food. Tama ba yun? Parang, pag stress na stress ka, this is just my only choice. Jollibee. Ay, oo. Palabok. Hindi. Ako palabok. Hindi, eh. may shrimp kasing palabok, kaya spaghetti. Ay, spaghetti with, one piece chicken or two piece. Is spaghetti pala, tsaka chicken. Tapos, peach mango pie. Ah. Sarap, di ba? Okay. Baka naman Jollibee, ha? Okay. Jollibee, baka naman. Lapit lang ang kwestina. Kiddy meal daw ba? O hindi? Baka kiddy meal. Pwede din. Kaso hindi, bitin ang kiddy meal eh. Ang laki ng... Hanggang dito. Ang lalagyan natin eh. Hanggang dito lang yan. Hindi niya abot dito. Oo, ano? hanggang lalamunan lang yan. Next question. Fill in the blank. Si Kenneth naman daw ay... Ay, nako, ayaw na. Ayaw sa... Sinungaling. Oh, liar. I'm a liar? I'm a liar, oo. Yung tipong huling-huli na, tapos ano, naglalay pa rin. I'm a liar? Pero ano ba to? Is it in real life? Well, syempre, alam mo naman. Ano, ay, pa rin na ano ba? Pero may ano ba? Most unforgettable lie na... na experience mo? Don't drop names. Hindi naman. Yung ano? Shoot. Ano yung pinaka, parang huling-huli na, naku. Yung huling-huli na sa acto na, ano, may picture ng kasama tapos naglalay pa rin. May picture ng kasama pero naglalay pa rin? Anong? Why? Bakit? Hindi, so ano ginawa mo? Wala na. It's done. A million questions in my mind daw. So pagpapatuloy ng ating programang Dr. Love. So binayaan mo lang. Yeah. Confrontation, parang
di mo alam, hindi mo ano na... Confront, yes, pero ito, sabi ko, ito yung picture. Oh. Ano pang sasabihin mo? Sana. Tapos, turn around, go away. Every now and then, I get a little bit of turn around. Ah, okay. Yun. So, yun, putol na, wala na. Wala na. Tagal na yun. Paano ka nag-move on? That's why I'm asking you. Gym. Ah, okay. No time na naputol, diretso ng gym. Hinanap yung mga kaibigan ko, tara, workout tayo. Ganon. Tapos puro mga lightning. Yung tut-tut! Ito walang tut! Kasi pa nang, di ba, magbubuhat. Ah, magbubuhat ako. Tapos sabay-sabay. Okay, okay. But, gano'ng katagal? Was it, ano, madali? No. That was too long ago kasi. So, it took me a year and a half. Tagal? Bago makipag-date ulit. Ulit? Ah, okay. Uh-oh. Yeah. Okay. Sa mga nandyan, hindi po yung huli ko, ha? Hindi yun yun. Hindi ko kilala nila yung huli. Hindi po yun yun. Nakakilala po sa kanya, disclaimer po. Disclaimer, oo. Hindi po yun. Yung kung ano pong iniisip nyo ngayon, hindi po yun, sabi niya. Okay, sige. Alright. Naku, ha? Medyo na nga. Ano ba yan? Medyo na-expound yung ano. Miguel, ano ba yung mga sigma producer ng show to? Pakibura na nga yung ano? Ano ba naman ito? Kayo naman. Okay. Dapat ang mga tinatanong dito yung mga ano lang. O square root of 58, ganun. Okay. Next question. Ano to? Pangatlo na to. Si Kenneth. Anako, eto na tayo. Mahilig naman. Sa? Mahilig sa... Bawal sa pagkain na naman. Ha? Baka may pagkain. Bawal na. Bawal na. Mga... Napaisip ako dyan. Ay, mahilig sa... Oh, di ba? Pwede diba? Ba English yung ano, yung sagot? French, pwede din. Chinese. French, no. Chinese. Si Kenneth ay mahilig sa kind people. Oh, kind. Yes. Anong kind sa Tagalog? Paki, sino pwedeng mag, ano dyan? Webster? Saranggola. Ay, kahit pala yun. Ikaw ah, nagjo-joke ka. Huli mo na lang. Pasok naman, di ba, Papa Gio? Pasok naman. Pwede. May mga nagko-comment, pwede, mahilig sa chinita. Ay, ano ba yan? Walang specific. Ito ba naman? Mahiling nga. Oo. Kind. Karen. mabait. Kind people. So, bakit? May mga nakasalamuha ka bang... When was the last time? Ito na lang. When was the last time may nakasalamuha kang hindi kind sa'yo? Last time? Mm-hmm. 1 hour ago? Hindi naman. Hindi, nasa bahay ako maghapon eh. So. Yesterday. Yesterday. Oo, meron. Yesterday. Oo. Okay. Ayan. Nasa gym. Wala. Buhay maangas. Pa ba? Maangas lang, maangas. Kasi minsan may mga ano eh, no? May mga, I don't know, kasi... Well, may minsan kasi na nami-misinterpret, maangas yan, pero hindi pala. Pero, you know, ikaw, what's a, how do you say, anong characteristics ng isang nice or kind, a kind person? Para sa'yo. Characteristics? Oh my God. Ang lalim naman yan, Papa G. Briefly, in 2 paragraphs, paki-explain. Kind person. A kind person, yeah. Mabait, they'll get out of their way para lang matulungan ka. Yes. Ano pa ba? Ang dami eh. Ano yun? Yung hindi nanghihingi ng kapalit pag tumulong. Yun, yung pa. Hindi nanghihingi ng kapalit. Tapos, masayang kasama. Masayang ka. Clown yun, clown. Ay, oo nga. Oo nga, tama. Kind and clown. ayan. Smile lang smile. Ang kind daw dog owner. Ayan. Maghilig mag-hike. Pag kind ka ba, mahilig mag-hike? Ganun ba yun?
Ano ba yun? Pag kumain ka, mahilig din. Kain ka rin pag may iba. Last question. Ako, ito na. Buti na lang last na. Okay. The last question ng ating film daw. Si Kenneth naman daw ay gusto. Ito naman. Ito usually ano eh. Marami tayong gusto sa buhay. Di ba? So, name at least top three na gusto mong mangyari sa iyong career, sa iyong pamilya, sa iyong tattoo, sa iyong buhok. Anything. Career wise, kasi as a singer songwriter, para sa akin hindi naman ang goal is sumikat, pero you know, like ang goal is to share kung ano yung meron ka to everyone for them to see, and then I think it will follow na lang, di ba? So hindi wala sa mentality ko yung kailangan sisikat ako sa kantang to. Labas lang kailangan lang maglabas ng kanta. Labas mo lang inararamdaman mo kung ano yung meron ka. Consolation na yun na you know. Yeah, ano na lang yun, consolation na lang yun kung maging sikat ka or ano, pero music is music is my life kasi. So gusto niyang gumawa ng music to inspire. To inspire and not to expire others. Yes. Inspiration. Walang inspiration. So, okay. So that's, ano ba yan? Number three yan. Saan ba siya sa order? Number three, number two, number one. Number three. Number three yan. Mm-hmm. Ayan, okay. So, let's do this. So, tatlo. Tatlo yung gusto. Tatlong po. Oh my God. Ay, pangalawa. Yeah. Give me top three. So, yun ang pangatlo as a career. Then, yes. I would say gusto na lahat ng mga friends, family, and everyone around me is staying healthy, lalo na in times of pandemic. Ngayon, you know. Yeah, tama nga. During kasi syempre dati mga don't dwell in mga negative people. So, mm-hmm. Dapat ngayon, dapat maging negative tayo ngayon. Bawal maging positive, di ba? Kasi pag nag-sharing na naman ako. Kasi pag nag-positive ka sa COVID, patay, naunsa ka, oy. Di ba? Dapat negative. So, ngayon, in times of like this, be negative sa test. Okay. Negative sa test, oo, correct. Positive sa, hindi pwedeng positive sa test, negative lang po. Alright, so health is wealth, diba? Parang make your, kasi pag wala, wala lahat, diba? Alam naman, nakaratay ka dyan, kakanta ka pa rin ng mga, ano, hindi pwede, diba? So, the health, make your health as your top priority. And top one, anong gusto ni Kenneth at the top, your very gusto? Ano yun? Itong top one is para sa akin. Gusto ko pang mag-explore ng different kind of music. So, kumbaga, nasa pop and R&B yung genre ko ngayon. I want to learn more, expound more yung knowledge ko into music. Magiging sakin muna ako sa number one ko, sorry. But are you seeing yourself na to produce a song for another artist also? Yes. Mm-hmm. Okay. Tulungan din. Ano? Tulungan lang talaga yan, eh, di ba? Yes. Nako, so, wala kang iwahabol. Baka may mga isa ka pang gusto na gusto ko ng Tesla. Wala naman. Material, wala. Okay. Nako, ay nako. There you have it, Mr. Kenneth Laurente. Brother, invite them to stream. Itong may music video din to or not yet? Or in the we're about to work it out. Ayun. Sa gym niyo ba i-work out to? Why? Okay, so it's available now. Invite them and pinaka-importante is they need to follow you. Hindi sa bahay ni Kenneth, bawal siyang
Follow niyo sa pagpupasok ng bahay niya. But yung social media and the song, the new song. Take it away, brother. Ano nang gagawin? Magpo-promote. Magpo-promote ka na. Magpo-promote ka na. Magpo-promote na. Ayun. So, I have a new single called Why, available na po sa lahat ng music streaming platforms, sa Spotify, mm-hmm. Apple Music, YouTube Music, kahit saan po. Tapos, mm-hmm. watch out for yung magiging music video sa on my YouTube channel at Kenneth Laurente Music. Ayan, paki-follow na lang po ako sa YouTube ko. And then you can follow me on social media, Facebook page Kenneth Laurente, Instagram Kenneth Laurente the Music. Ano pa ba mga ano ko? TikTok. Ayan, Kenneth Laurente the Music ata. Ayan, oo. Nako, meron na naman ako nakikita na hindi nakikita na tanong. Ibalik mo nga doon, girl, sa kanyang cover album. Sabi, Papa Gio, ang ganda ng cover album niya. May isa lang akong tanong bago mo siyang pakawalan. Anong oras niyang kinuna ng picture diyan? Kasi medyo mainit. Umaga ba yan o hapon? Hapon. Yan. Ganda, no? May nag-follow up ulit. Sabi niya, Papa Gio, kung hapon pala, anong oras? Kulit. Mga 6:30. Summer. Sa Burbank yan. Burbank. Oh. Mm-hmm. Ano nga pala, pwede ba mag-promote ng concert? Sige, nako, ayan. Ayun. So, I have a concert on October 3. Mm-hmm. Sa mga taga, ano po to, taga Los Angeles. So, I actually have a tour. I'll be one of the front acts for Arnel Pineda and Bamboo Concert here in Los Angeles. Mm-hmm. So October 3rd sa Anaheim, California, mm-hmm. The Grove. And mm-hmm. then that's the first meron pang dalawa na same concert but different venues. So October 9th sa Bally's Atlantic in New Jersey. And nice. Then October 10 in Dover Hotel and Casino sa Delaware. Nice. Tapos December 4, mm-hmm. ayun nga yung concert ni JR here in Torrance, California. So andun din si Gart Garcia, Brian Termino. Ayan, yun. Ayan, oh, yun, oh. Wala, oh. Wala akong mukha, eh. Oh, ayun, next. Pangalan ko lang. Ayan, oh. Ayan. Ayun, lumabas yung ano, yung may mukha ako. Parang miligarte lang yun, nakasalamin ko. Sumalangit na. Sumalangit na, wapo. Ayan. So December ito. Mm-hmm. December 4, yes. Hindi ka busy, ano? Kasi nagtutur. Hindi naman masyado. Maghanap pa nga ng iba, eh. Open po yan for birthday. Yeah, open po. Birthday, wedding, funeral. Papatusin ko na rin po yun. Meron kaming term yan, eh. KBL. Ano ibig sabihin doon? Kasal Binyag Libing. Ganun. Ayun. Kung Ilonggo ka, alam mo yung pagkain sa amin. Pero KBL. Wow. Oh. Also pala, ano, magti-thank you lang ako sa mga nandyan sa baba. sa mga friends ko from Tambay lang, tsaka Barangay Jologs. Hi guys. Hello po. Basta kayo dyan. Ako, patambay naman dyan one time. Patambay, ayun. Maraming salamat. Keep on singing, keep on writing song. Maraming salamat po for having me. And keep on eating. Ano? Masarap. Oh, yun. Talaga. And I'll see you here somewhere kasi may sa sobrang ng mga buhay-buhay. Good luck, Kenneth. To you. Thank you. Maraming salamat. At saka last one na po. Last one. Magte-thank you lang ako kasi meron akong ano, cheerleader dito sa gilid ko. Sino yan? Pwede pakita. Pwede pakita. Thank you. Salamat. Kamay. Ganun yung pa pwedeng ganun. Kamay. Hindi pwede. Boses, hindi din? Boses? Hindi rin. Ay, naku. Pag mga ganyan. Sino kaya? Si Nech Itay, o diba? Ay! Si Nech Itay. Dahu! Ganun. Ay, dahu yung katabi. Walang katabi. Wala naman katabi. Pero may virtual na katabi ka dito sa gilid mo, Papa Gio. Ganun. Pagalawin mo nga yung TV niya. Pagalawin ang baso.
Magparamdam ka kung sino ka man. Patayin mo yung electric pan niya. Ngayon na. Ayan. So, nako bro, salamat and I'll see you around. Thank you, Papa Gio. And thank you, Kuya Miguel. Ayan. Ayan ako. Kenneth, Laurente, come on, come on.